teams that missed to win in their debut here in the tournament will look to finally get their first win in the tournament as we are back here inside the San Andres Sports Complex here in Malate, Manila, where we take a look at Hadi Porto, who debuted in fashion, scoring 23 points and grabbing 10 rebounds for Magnificent Manila. In that loss to JC2 Slashers, he will be up against Josh Gustillo, who finished with 15 points and 11 rebounds in IT Depot Teleathletics loss to Saints Polytech, who will barge into the win column of your Sinag Liga Asia Lakas 43.0. Will it be the visiting IT Depot Teleathletics or the home squad, Magnificent Manila? Magandang gabi po muli, Luzon, Visayas, Mindanao, and all over the world. Ako po muli ang inyong lingkod, Alvin Tanyada, at kasama na po natin ngayon, finally, Mr. Sinag himself, Boss Ray Alaw. And Boss, ito yung inaantay natin. Dalawang koponan that lost in their debut matches last Sunday, gustong makakuha ng panalo. Siyempre, good evening muna sa lahat ng fans ng Sinag Liga Asia. Ganon din siyempre sa mga mahal nating direktor, di ba? Yeah. Number one dyan si Direct Nomar Santiago, saka si Direct Bidi, at iba pang direktor natin na katulad nila Mike, di ba? Yeah. Yun, siyempre, excited tayo ngayon. Itong dalawang kapunan na to, alam natin na parehas gusto makakuha ng W to. Kaya yes, kabang-abang yung mga game ngayon. Yes, titingnan natin dito if this will be a big game for both squads. Pero siyempre, kasama rin natin ang Queen Warrior herself, Penelope Wilhelmina. Penelope, ano naman yung story yung mga dala mo ngayon dyan between these two squads? Yes, Alvin and Boss Ray, no, magandang gabi sa inyo, pati na rin sa mga kasinag na nakatutok sa kanilang mga tahanan. No? Coming short on their last game, IT Depot Teleathletics wanting to bounce back with the help of their key player, Joshua Gustillo, who produced the 15 points and 11 rebounds ng first game nila dito sa ating Sinag Liga Asia Lakas 43.0. Pero sa panig naman ng Magnificent Manila, it lit a fire in them to bounce back dito sa home court nila mula na rin sa tulong ni Hadi Porto na nagbigay ng 23 points and 10 rebounds nung kanilang debut game as well. Sino kaya ang makakakuha ng unang panalo nila ngayon? Ano sa tingin niyo, Boss Ray and Alvin? Yes, titingnan natin yan mamaya kung sino ba ang pwedeng makakuha nga ng unang panalo nila dito sa ating torneo. Pero don't forget to like and share our Facebook and Instagram page at Sinag Liga Asia. And don't forget to subscribe to our YouTube and TikTok channel at Sinag Liga TV. And syempre, ang ating Lakas 40 ay mapapanood po ninyo every Tuesday, Thursday, and Saturdays po dito po sa ating social media pages po ng Facebook and YouTube. And also, malapit na rin po ang inyong SLA DOJ Interagency Basketball Tournament. Napa-excited na tayo dyan, Boss Ray. At syempre, aabangan na yan ang ating mga kasinag. Right now, let's take a look at our tournament format, Boss Ray. Kanina pinag-usapan namin yan ni Coach Leo. It's the same thing from the 2.0 season. Pero nadagdag dito, Coach, yung play-in tournament. Yun, syempre, kailangan talaga yung rank 7 versus rank 8, di ba? Tapos yung rank 9 versus rank 10, loser will get eliminated na. Loser of R7 and R8 will play the winner of R9 and R10 naman. Winner gets R8, kaya maganda ang bakbakan dito talaga hanggang dulo. Yes, and you are right. And syempre, same pa rin yung semifinals and yung knockout. And now, let's take a look at our 10 teams dito. Coach, Boss Ray, andyan pa rin yung mga usual suspects, pero nandyan yung mga debuting squads such as itong dalawang koponan na maglalaban ngayon. Itong koponan na Magnificent Manila and IT Depot, and both teams looking for that bounce back, and that is our game story for this evening. Kabang-abang kasi itong 10 team na to. Yes, oo. Yun nga, bounce back. Yun nga po ang ating game story for tonight. Let's see. Sino dito sa parehas na koponan ang magbabounce back? Will it be IT Depot Teleathletics or will it be the home squad of Magnificent Manila? So, coming up next, it's the battle between these two squads looking for win number one. Let's now move over to Ram Valid for our Sinag starters of this matchup. Good evening once again, SLA fans, and we're coming to you live inside the historical San Andres Sports Complex, City of Manila. Welcome to Sinag Lakas 43.0. This is presented to you by Sinag Liga Asia.
We are also live at Sinag Liga official FB page and YouTube channel at Sinag Liga TV, powered by Converge and SLA Sports Production. Our second game for the day two of the competition, the battle between ITD Xtella and your Magnificent Manila. And now let's meet the starting lineups of the protagonists. First for your ITD Xtella. Starting at guard, number 1, Joshua Gustilo. The other guard, number 12, Paul Gonzalo. At center, number 13, Ira Buico. At forward, number 21, Ruel Capati. And the other forward, number 6, Jay Valdez. ITD Xtella is led by Coach Vic Abres. Assistant coaches, Cholo Sineres, Wilson Tan, Marco Celestino, and Louis Barona. Team owner, Mr. Long Juan. Your ITD Xtella. And now let's meet the starters for your Magnificent Manila. Starting at forward, number 29, JC Doctor. Also at forward, number 42, Brendel Patricio. At center, number 13, Mark Rivas. At guard, number 07, Alan Bernardo. And the other guard, number 10, Paul De La Cruz. Magnificent Manila is led by Coach Roderick Reyes. Assistant coaches is Bong Laos and Don Don Mendoza. Team manager, Mr. Paul De La Cruz. Assistant team manager, Mr. Rapi Mayuyo. Team owner is Mr. Paul De La Cruz and Mr. Rapi Mayuyo. Your Magnificent Manila. Game officials are Dennis Escaros, Noel Manchero, and Erdson Burns Ezuga. The Sinag starters have been called out para dito sa ITD Motel Athletics. It's Gustilo, Gonzalo, Buico, Capati, and Jay Valdez. Para naman dito sa Magnificent Manila, it's Bernardo, Docto, Patricio, Rivas, and etong si team owner Paul De La Cruz. And muli po, magandang gabi po sa inyo lahat mga kasinag. Alvin Tanyano together with Boss Ray Alaw and Penelope Wilhelmina working the sidelines. And we will have a re-jump here, Boss Ray. And syempre, kaya natin hinuli si Boss Paul De La Cruz kasi malapit na ang kanyang birthday. Advance happy birthday on November 21. Wow. Kay Boss Paul De La Cruz, the team owner nitong koponan ng Magnificent Manila. And wow, kita mo, Paul De La Cruz, narinig ata tayo. First basket. Happy birthday. Happy birthday. In advance, dito kay Boss Paul De La Cruz. And right now, dito ngayon, makikita natin, Boss Ray, that both teams looking to get baskets here. Capati, they're missing. He struggled in that last matchup against the JC2 Slashers. Pero itong Magnificent Manila started off flat in that matchup in their debut dito. And after that, they were down 30-12 doon sa opening quarter. Pero yung last two, yung second and third quarter, biglang gumana yung laro nila doon sa depensa to Boss Ray. At tingnan natin dito kung matutuloy nila yun dito. Shot ni Rivas, no good. Rebound, Paul Gonzalo. Ang maganda dito sa dalawang team ito, siyempre parehas bago to. Oo. Diba? Siyempre, lahat yan may gustong patunayan, lalo na yung mga players natin. Eh, mga coach naman, siyempre, hindi ba namang ayaw magkaroon ng W. Yes, oo. Pero the good thing here is players such as Capati, Gonzalo, these players have already played dito sa Sinag Ligasya together with Jay Valdez before. Ito si Jay Valdez with the Sea Lions. Ito namang si Capati and Gonzalo played for IGT before in Season 1. At ito may konting kiskisan sa ilalim between Rivas and Buico. Yan ang maganda eh. Labanan ng mga higante, di ba? Oo. Sa ilalim, banggaan. Ay, kanina, tontuwa ka. Naglaro na si Yancy Diocampo. Oo. Double foul there is called. Rivas and si Buico. So, dyan naman kilala ito si Ira Buico. Yung pagiging physical niya dito. Pero rebounded here by ito si Bernardo.
and Docto. Triples his way, the jumper from 17, it's good. JC Docto hitting that shot. And right now, Boss Ray, pag-usapan natin ngayon dito marami na yung mga koponan natin, mga lumakas talaga lahat sila. Eh, pero again, our management, Sinagliga Asia Management, is syempre chine-check pa rin natin yung lahat ng papeles nito. Marami ang nagsasabi, a lot of players, hindi naman dapat daw naglalaro. Like sabi nga si Yancy De Ocampo, but again, Yancy De Ocampo last played in the PBA November, in November 2019. Yun yung huli niya. So, bibilangin mo, 5 years, yun yung ruling natin dito, Boss Ray, di ba? Yes, walang problema kay Yancy De Ocampo, di ba, sa pagiging pro niya dahil yung 5 years na yun, talagang tinengga niya yun para makalaro dito sa Sinagliga Asia. Actually, nung una pa lang, gigil na maglaro yun, yan, di ba? So, ngayon, napagbigyan na siya dahil na-serve niya na yung 5 years na yun. And ganun tayo ka-stricto rin naman dito on the pro players, di ba? Pero again, not just the pro players but also yung mga edad na mga manlalaro. Siyempre, this is a 40 and up league. Marami nagsasabi na, bakit ganun, no? Parang hindi naman 40 pa yan. Pero again, we thoroughly checked that, Boss Ray. Yan ang maganda. Sa lahat nanonood ng fans natin dito sa Sinagliga Asia, ganda sa mga may mga teams, ha? Coaches, team owner, yung mga players nyo, ito mabigat ha. Pagka na-check yan, or nireklamo ng kapwa team, yes, na, oy, bata pa si ganito, tapos napatunayan. Uh-oh. Automatic doon yung panalo mo, ma-forfeit. Yes, ma-forfeit. So, kaya ang advice ko sa mga teams dito sa Lakas 40, talagang kung 40 ka na, makipagbakbaka ka dito sa Lakas 40. Yun, oo. Kung mas matanda ka naman sa 40, wala na tayong magagawa doon. Yes, so, pero again, we had the... it's not just yung 40, yung age na yan eh. Even yung pro natin na ruling na 5 years. It happened last in season 1, di ba? Kay Roger Yap, wherein nanalify yung mga panalo ng Exile. Hindi nakapaglaro si Roger Yap, pero in season 2, dahil okay na siya, nakapaglaro na siya. Totoo yon. Kaya nga, kailangan maging honest yung mga team eh. Lalo na yung mga players. Kasi kawawa naman yung team owner eh. Yung team owner, malay mo, hindi nila alam na dinaya mo yung edad mo. Or yes, nakapag-pro ka pa ng 4 years, hindi ka pa na-serve ng 5 years na tinengga mo yun. Yes. Kawawa naman yung mga team owner na gumagastos. Siyempre, wala naman sao dito monthly or kung malaking budget. Ang ano dito, allowance eh. Oo, madalas. Pero kahit na sabihin mong allowance yan, tapos yung pagkain nila or yung mga jersey nila, di ba, sagot ng team owner yan, ang mabigat doon, gumastos yung mga yan eh. Tapos hindi nila alam na hindi ka pa pala 40, 39 ka lang. Or nag-pro ka, 4 years ka pa lang hindi nakapag-stay ka na wala sa liga ng kunyari PBA, 4 years, 5 years kailangan. And Joshua Gustillo there scoring there with the jumper. Kaya nga napaka-stricto natin dito, no, Boss Ray? Pero strict in a way na nasa tama rin naman. Nasa tama lang tayo na because these are the rules that we implemented since season 1. Talagang dapat masunod naman natin yan. And syempre, kaya nga tayo 40 and up eh. Binagbibigyan natin na lahat ng mga 40 and up na makalaro. Yes, totoo yun. Itong platform na to para sa kanila to eh. Yes. Yung mga nagbabalik laro, yung mga player ng school dati na hindi nakapag-pro. Ito na yung platform na to na para sa kanila. Kaya ang pakiusap natin sa mga teams na ayusin yung lineup nila, 'di ba? Maglagay sila ng mga talagang karapat-dapat maglaro sa Sinagliga Asia. Yes. Alam naman natin si Coach Ray Isaac na operator natin na hindi yan papayag na yung oy, nadaya to kaya nag-champion ganun-ganun. Yes. So, awa naman ng Diyos, wala pa naman nangyayari sa atin ganun. Oo, at kaya nga na lahat ng mga laro natin dito since season 1 exciting kasi nga we are very much following the rules and regulations here as Josh Castillo scores. Josh Castillo now scoring well here. 4 points now for Josh Castillo. Continuing his fine play. Ang ganda ng kamay niya. Yes, oo. Pero mamaya, Boss Ray, marami pa tayo pag-uusapan about other topics dito sa loob ng ating liga na Sinagliga Asia. Kasi ang dami niyo. I think last time na, before the start of the season, marami kayong pinag-uusapan dyan sa team owners meeting, di ba? So, mamaya pag-uusapan natin yan, Boss Ray. Maganda yon kasi yung mga team owner ngayon, happy sila kasi nagkaroon tayo ng yes, meeting, bindrip sila kung ano yung mga gagawin, bodon, nagkaroon ng bonding yung mga team owner at nagkakilala sila.
So, doon pa lang naalagaan mo yung mga teams eh, di ba? Yes. Inumpisa na natin doon, itong third season na to. Yes, oo. Kaya yun, sa first season, second season, pasensya na kayo. Talagang, alam mo yun, mas papagandain pa natin to. Kaya sa mga umaasa dyan, yung mga teams, actually next year na sila. Yes, oo. Kasi ito, ginawa ni Coach Lieto, ito, magic din na to. Para to sa mga team na magkakaroon ng DOJ kasi. Yes, yun nga yung sinasabi natin na SLA DOJ Interagency. So, ang dami nating pag-uusapan all throughout. Bago magtapos pa itong taon, tuloy-tuloy yung mga ano natin dito sa ating Signag Liga Asia. And substitutions now on the floor. And you can see there, yeah, nakita natin mga manlalaro nila and lots of injuries there. Kasama dyan itong si Ginger itong hindi na maglaro ngayon, si Ginger Guevara. Ginger Guevara played well in that matchup against itong JC2 Architecture. Si Recio naman yun nandoon sa gitna kanina at si Irvin Baksal. So, now sige, ito, bring up na natin ngayon, Boss Ray. Ano ba nangyari dito? There are lots of talks about Irvin Baksal. Can you clear things out with this with Irvin Baksal, Boss Ray? Ayan, good question. Pero bago yun, siyempre. Oo, oh, yun. Nakasakas ni Bernardo doon. End one na end one, nandating, di ba? Oo, tingnan muna natin. Bernardo played well. Tingnan natin doon, replay once again. Lakas move of the quarter natin sa inyo ng Cable Inc. Holdings Corporation. And Patrick Lenisto will now check in for Roel Capati. And mabalik tayo doon, Boss Ray. There are lots of talks about Irvin Baksal. Bakit ba hindi makapaglaro? Hindi pa may lineup ngayon. He played the last season in last tournament for two teams. Lastly with Exile. Ano ba nangyari with regarding Irvin Baksal? Ayan, maganda yan kasi para malaman din ng mga teams, 'di ba? Ano nangyari kay Baksal? Simple lang. Kunyari, ikaw team owner ka na doon siya naglalaro nung una. Wow. Makita mo ba yun? Yes, Patrick Gavisto scoring on a three there. Cool na cool. Simple, diba? Simple. Again. Simple. Ayun, natin. Siyempre, ako, team owner naman ako na bago. Hindi ko alam na lumipat ka sa akin, hindi ka pala nagpaalam. Yun. So, para sa team owner na dati or yung kupunan na sinalian mo nung una, 2.1 or 2.1, yung una, saka tapos yung 2.0. Ngayon, lumipat ka sa akin na hindi ka pala nagpaalam sa boss mo. So, sa una mong team, ang sakit nun para sa kanya. Bakit? Yes. Nung wala pa ako, siya yung tumulong sa iyo eh. Para makalaro din sa platform na to at yes, para makilala ka. Ngayon, nakilala ka na at makita ka na. Siyempre, naka-live to. Diba? May lima tayong TV, yes, may YouTube, may FB live to, tapos may billboard pa yan. Alam mo yes, lang yung, oh, diba? Thank you, Pulitech. Diba? Ngayon, sumikat ka or nagkaroon ka ng pangalan dahil sa platform na to or dahil sa team na yon. Ano ba naman yung magpaalam ka? Tama. Boss, kinukuha kasi ako ng other team. Baka naman pwedeng doon muna ako kasi mga kasama ko na to dati pa. Yes. Okay, walang problema. Kasi basketball, alam mo naman. Di ba? Hindi habang buhay dito ka sa team na to eh. Yes, tama. Like PBA, di ba? Palipat-lipat ang team. Yung mga yes, veterano. So, sa madaling salita, given na yun. Madali lang naman yun. Napag-uusapan ng lahat ng bagay. Yes, and yun nga sana yung makita natin. Hopefully that the issues between Irvin Baksal and his former team maayos na kasi siyempre gusto rin naman niya maglaro dito yes, sa Signag Liga Asia. That's one positive thing naman na masasabi natin for Irvin Baksal. He loves playing here in Signag Liga Asia. That's why hopefully he gets to fix the issues and get to play for itong squad ng Magnificent Manila kasi taga-Tondo to eh, si Irvin Baksal. Sa part naman ni Baksal, kunyari ako si Baksal. Yes. Ano ba naman yung lapitan ko yung una kong team? Yun. Boss, pasensya na. Alam ko nagkamali ako. Wow, another three. Diba? Josh Castillo scoring there on the three-pointer. Yes. Yun, ano ba naman yung sabihin mo na, boss, pasensya na nagkamali ako, hindi ako nagpaalam sa'yo. Boss, baka naman pagbigyan mo ako, makikinig akong letter sa'yo na makalaro yes, na ako. Oo. Siyempre, alam naman natin na mahal na mahal ni Baksal ang basketball. Yun. Alam na itong Signag Liga Asia platform. Baka pagbigyan siya sakali. Tama. Diba? Pero kung hindi ka lalapit or parang baliwala yung nangyari, I think hindi magkakasundo both party. Well, yun nga yung kailangan ayusin. Kasi we both know it, waga Boss Ray, you as a former team manager, siyempre ano ba naman yung kausapin mo yung team manager? Yung totoo, team management.
ikaw, kausapin mo yung head coach, di ba? Oh, yeah. Kung nahihiya ka lumapit sa management, lapit ka sa coach mo. Coach, tulungan mo naman ako makipag-usap kay correct. Boss, di ba? Oh. Pwede naman yung ganun lang eh. Dahil kung talagang love mo ang basketball at love mo rin ang Sinag Liga Asia, eh, madali namang kausap ang mga team owners natin dito. And again, you said it right in that meeting with the team owners, 10 team owners nandun, they were like, it's like a team bonding nila din, di ba? And walang inisip eh. Walang basketball na inisip. We're all friends here. Let's talk as friends. And malaking bagay na at least magkausap-usap sila dito. Totoo yung Coach Alvin kasi yung mga team owner na yan, mababait yan. Yes. Ano ba naman yung lapitan mo yung head coach mo or yung team manager? Sila na makikipag-usap sa team owner, baka sakali na maayos. Yes. Diba? Pero, isa lang word yan eh. Yung tinatawag na respeto. Yun, respeto. Tama yeah. po yun. Kasi syempre, if you will not get to talk to your mga boss mo eh, di ba? Syempre, di ba? Sila nagtiwala sa iyo before. Yes. Hindi natin alam kung pinagdadaanan ni Baksal o nung dati niyang team. Yes. Basta masasabi ko lang na napag-uusapan ng lahat ng bagay. Pero I think the good thing here is still, Irvin Baksal is in support of his current team right now. Itong Magnificent Manila, the question is, kailan ba siya makakapaglaro? Eh, wala pa po tayong kasiguraduhan dyan. Parang Luabad? Oo, oh, parang Luabad. Pero the good thing, Luabad, eh, syempre, parte na yan na... Ano yung ano? Sigaw mo kay Luabad? Let Lu play. Wow! Ayun. Dapat si Baksal, gumawa na rin ng ganun. Pero again, kay Luabad, talking about him, syempre, not just Luabad, I believe there's also si Alvin Vitug. Yes, ding, also Silva. Sherwin Silva. Lots of players. Yung linawin ko lang kung sa Alvin ha. Ito pong Sinag Liga Asia, kahit saan liga po kayo, pagkapunta po kayo dito, wala pong problema. Wala. Ngayon, kung kayo naman naglaro dito at hindi kayo pinayagan, hindi na po namin problema yun. Yes. Meron lang tayong mga simple rules. Again, the pro yes. level, yung mga ganyan. Yun, medyo doon lang. Oo. Pero again, we let everyone play here because that is how we love basketball dito sa Sinag Liga Asia. Totoo yun, Coach Alvin. Kaya sa mga viewers, sa mga teams, congratulations sa inyong lahat dahil itong platform na ito para sa inyo to. Yes, as we end the first quarter of basketball and... ITD po, Otela Athletic stepping on the gas early here with Josh Gustillo leading the way here. But for the home squad of Magnificent Manila, a slow start once again for their squad. And they need to get points on the board. Only 7 points to finish here in this first quarter of action. But Patrick Reyonisto hitting those timely shots from the three-point distance as they take a 9-point lead at the end of quarter number one. 18-9, our score. J Project Clothing Shop, premium fabric. We customized quality printing. Makers of quality uniform. J Project Clothing Shop, premium fabric. We customized quality printing. Makers of quality uniform. Taking a look at the numbers of that loss of ITD po Teleathletics to Polytech Saints. Yan nga po yung numbers na yan. Turnovers, konti lang naman yan. Pero points from turnovers, that's 21 to 12. Bench points, that is how big the factor was for that Polytech Saints. Pero Boss Ray, all of those numbers, pag nakita mo yung bench productions na yun, 45 to 19, that's a lot. As we take a look at the first quarter field goals, Patrick Reynisos adding to that, 8 out of 16 now, shooting 50% overall. Pero again, boss, nakita mo yung numero kanina, no? Bench points, ang laking bagay nun. This guy is coming off the bench for ITD, Potela Athletics. Patrick Reynisos, that lakas shot of the quarter, the Star Bomb Sport Care. Pag ganito lang itong ITD Estela, pero maniwala ka sa akin, pag nakondisyon itong mga to, may ibubuga pa to. Oo, dahil itong mga players na to ng ITD po, Tela Athletics, Boss Ray, this squad is a combination of UP Fighting Maroons and Adamson Soaring Falcons. Oh, atake dito. Nice one there. Mula dito kay Halandoon. Diba? Kasi, hindi mo, yung mga...
player na yan, di ba? May mga talagang player dyan eh, ng school, di ba? Bukod doon, mga, alam mo, mga panalay gaming, di ba? Yes, lakas move of the quarter na to atin sa inyo ng Cable Link E-Holdings Corporation sa Landon scoring there. At ito si Halandoon na only scored in that last game. Finished with 9 points in that matchup. So, good numbers for Halandoon. Kaya nakaka-excite ng lakas 40 natin kasi itong 3-point on na to. Ang daming bagong mukha, di ba, na magpapakilala. Di ba, ang daming bagong team na, alam mo yun, gusto nilang masama sa bakbakan dito sa Sinabiga. Yes, and the good thing here is all teams malakas. Wala tayong masasabi na mahina ang lahat ng koponan. All teams talaga nagpalakas heading into the season. And even teams combining, di ba? Yun yung kanina, yung Sea Lions na VPD Trading, no? Nag-combine na sila. And then, what more itong Skytrack team, Skytrack, Tito Rex's Firewire, Tito Rex's lang pala, rather. I expect a lot for that from that squad. Alam mo, totoo yun eh. Kasi kanina, after ng game, may lumapit sa akin ng mga player na, boss, iba pala dito sa Sinag League Asia. Yes. Siyempre, may mga sasalihan sila mga, ang tawag doon, recreational league. Yes. Na may mga 40 up or 45 up. Tapos yung iba naman, yung mga interbarangay nila or yung ligang labas nila na 40 rin. Nagulat daw sila dito sa lakas 40. Ng Sinag Liga Asia. Boss, ito pala dito. Para kami nasa collegiate or para kami nasa pro. Grabe yung bakbakan. Lakas flag of the quarter at the Geno 0107 Management Group Incorporated. At syempre, sabi mo nga, boss, Ray, akala nila recreational lang, ganito, ganyan. We started off season 1, parehas lang, di ba? We are thinking na, oh, takbo ganito lang, papawis lang. But this is a different case, eh, no? Ang daming improvement ng season 1 to season 2, di ba? And we are expecting more from this season as a drive there and a foul on Abby Santos. Like Santos, di ba? Biro mo, may ganyan ka-player sa kabila. Tapos, may exciting ano eh, mga ibang team din eh. Ay, makakalap natin to, di ba? May mga height, di ba? May mga laro talaga. So, maganda, magandang bakbakan to. And shooting free throws here is Robilado. And now, let's turn it over now to Penelope Wilhelmina with this report on Mark Rivas. Simula pa nga lang, pero itong si Mark Rivas of Magnificent Manila ay iniinda ang kanyang right shoulder dahil nadali daw kanina nung bumax out para sa depensa. But according to our medics, it was a frozen shoulder at napacheck na daw ito dati ni Mark Rivas sa kanyang physical therapist, pero bumalik lang daw ulit. That's all. Back to you, Alvin and Coach Ray. Thank you very much. Frozen shoulder. Medyo mahirap yan. Lalo't malamig na ang panahon ngayon, Boss Ray. Eh, minsan malamig yan. Lalamig yan palalo. Eh, alam naman, pagka-player ka, kahit anong naranda mo, pag gusto mo maglaro, gagawa ka ng paraan. Yes, oo. Kagaya nito ni Paring Boyd Bautista. Uy, natin, nanonood pala ng live. Si Boss Pods Kakanindin. Siyempre, Paring Boyd Bautista, PJ Rojas, Tote Fernandez, Camilis at si Bukal, Kuya Uro, Congora, watching Sinagliga. Wow, thank you po. Mabuhay po kayo. Sunny Day Residence, Kainta. The Little Knight himself. Eh, kumbaga, grabe yung mga panahon na yan. Boyet Bautista with Jonathan Aldabe. Kirby, di pala Kirby. Mark Andaya. Yan ang mga naging kampi niya. Eh kung nanonood si Boyet Fernandez, nanonood din si walang iba kundi si Ninho Marquez. Uy! Kuya Onin. Isa rin sa mga living legend. Lakas assist of the quarter na yan. Atin sa inyo ng SM South Mall. We've got it all for you. And Hadi Porto scoring inside. And Hadi Porto playing well here in this season. Pareha shooter yun. Oo. Ninho Marquez at Boyet Bautista. Boyet Bautista. O Boyet Bautista, maliit man yun eh, no? Pero grabe. Alam mo ha, Coach Alvin, hindi pa uso si Steph Curry. Tumitira na si Boyet Bautista sa kalahati ng court. Yun, nung tayo sa letran. Oo, kaya tuwa si James Shop sa kanya. Kaya ang dos nila nun. Alala na ko yan, Boyet Bautista ang uno mo, dos mo si Ron J. Enrile, tres mo si Jonathan Aldabe, tas cinco mo, Mark Andaya. Nakatakot, no? Mark Andaya, ang laki. Cuatro mo, Eric Rodriguez. Iba. Solid. Yan ang lineup nun. Tas ang head coach mo, Louie Alas. Wow. Champion coach. Siyempre, shoutout natin. Coach Louie Alas, napakagaling niyo po. Yes. Jewel Palomique gets the ball. Fast break, Jimenez. Ito, all the way.
Easy 2 points here, 40 minutes. And Coach Vic Epres will call a timeout here. Itong Magnificent Manila now getting the rhythm here in the second quarter once again. Tingnan muna natin to lakas fast break of the quarter. At isin yun ang hotel. So go! So clean! So good! And we have a timeout on the floor. 26-17 our score. Taking a look at the numbers on that loss. Flat start doomed their chances in that loss. Manila to JC, to Architectural Slashers. You can see there in the first quarter, yun yung medyo nagpababa nila, 30-12. All the numbers assist-wise, dun sa Slashers yan, Coach Boss Ray. Pero yung first quarter, pag 30-12 yan, parang hirap makabalik sa ganyang klase ng lamang. Nakita mo naman ang JC ito ngayon, nagpalakas din. Yes, oh. Diba, Coach Alvin? Kaya nagulat siguro yung kalaban. Diba? Nag-iba yung mga player. Tapos, siyempre, hindi papayag yan na... Alam mo yun, nung first season, second season, ganito tayo. This time, ibahin naman natin. Oo. And yung lineup na yan ng JC2, lots of adjustments for their squad also. Lalo na, siyempre, they're one of the pioneer squads. Gusto nila na hindi mapahiya in their debut. And for Magnificent Manila, kumbaga nagulpinigulit sila in that first quarter. And that's an offensive foul called on Abby Santos. Na tutukan niya kasi ng siko, pero hindi niya naman sinasadya. Second personal foul on Abby Santos. Let's take a look at this one. Porto contra Santos. Isa. Iyon lang na ilabas yung medyo braso. Hindi niya naman sinasadya. Talagang sumama lang. Iba kasi yung makikita mo, iba yung sadya eh, iba yung may power ba na manakit siya, hindi. Parang gusto niya nang itutok, shoot, di ba? Yes, oo. Ito ngayon, Porto, what a move! Almost, Santos gets the rebound and the score para din sa Magnificent Manila. Nagising ang Dragon, ang Magnificent Manila. Gustilio, the jumper, no good. Gustilio, the recovery, and there's a foul. Yun lang, sayang. Nakalimutan nila na apat sila doon. Tapos dalawa lang yung, di ba, ITD, Extella. Sayang. Let's take a look at this one. Nakascrab of the quarter natin sa inyo ng Polytech Innovative Advertising. Siyempre, shoutout natin, Polytech. Thank you po sa inyo, Consial. Talagang, alam mo yun, grabe yung ginagawa sa atin ito ng Polytech. And first free throw is good there for Josh. Yung ITD po eh, no? Parang pag na-condition itong mga to, parang nakakatakot din yung tira. Yes, oo. Shot there is good. Para dito kay Matias. Relax na relax yung Matias. Parang kumpare ko, Ronnie Matias. Oo, yun. Basta Matias, no? Oo, batas ni Matias. Gustilio, no good. Rebound and that will go out. Alam mo, ganda kasi itong ano, kung titignan mo yung Magnificent Manila, parang ano eh, alam naman siguro nila na every game pwede ka magpalit ng player hanggat hindi natapos yung elimination. Sa dami ng player dito sa Manila, may makikita to para mag-15 sa team. Yes, mahaba naman kasi itong season natin. And again, 30 players maximum sa lineup, pero 15 to play. And hanggat hindi mo napupuno yung 30, tuloy lang. Pwede kang maghanap pa. Wow. So, sa mga tuwid, 30 players, 15 to play. Pag na-bomb mo na yung 30, hindi ka na pwede kumuha. Hindi na pwede mag-add. Okay. Yan. Malinaw na malinaw po yan sa mga team owners, sa mga coaches, and team manager. Yes, oo. Kaya nga, yung ibang teams dyan, ang pinasa pa lang ata, nasa 16, 17, no? Marunong, no? Oo. Pero kapag ano, meron ba tayong ano, special case? Pagka naglaro yung mga Billy De Leon, mga Nomar Santiago, huwag kang gagano si boss ano natin, ha, Director Nomar Santiago. Oh, lilipad yan. Ay, yun na. Sasabihin ko na ba kung ng team, huwag muna. Huwag muna, isurpresa natin. Pagka nilive shot natin yan. Nakaagulat ang pagbabalik.
ng panday. Di mo alam, Coach Alvin. Sabi nga daw niya, pwede na daw siyang mag-average ng 30 minutes yes. per game, ha? 30 minutes per game. Saka ayaw ko naman i-announce ha, pero high speed to sa team niya. Wow! Ha? Grabe! So, alam na kung ano. Matindi! Ano baka natin yan? Kasi ang galing ni Direk Tomon, lumalabas sa tenga ko. Oo nga! The last time na naglaro yan sa Taytay J Project, highest paid rin siya doon. Eh. Sa Taytay J Project. Baliwala ngayon yun. Baliwala pala ngayon yan. Mas mataas. Diba? Kasi ang kumuha sa kanya, talagang... Malaking tiwala sa malaki. Kanya. Malaki. Yun! Talagang ano yun, sikat din yung kumuha sa kanya. Ayun, so grabe naman wow. yan. As a three-pointer there for Patricio. And teka lang, may konting... Oops, teka lang. Oy, may mga mayroong second fraction ng faking foul doon. On Magnificent Manila. Pero counted yung three-point oh, Patricio. Counted yun. Counted yun. Matic yun. Kasi nasa area na nung mag-faking a foul dito. So, that will count. Eh, paliwanan din natin ang Coach Alvin na dito po sa senior Liga Asia natin. Kung makikita nyo. Ayan, tinan mo yan. Oh. Basket na yan, pasok. And then, tinan mo yung inbound na yan. Parang wala. Nasaan yun? Ano nangyari natin dito sa senior Liga Asia natin, lakas 40. Kinakapulan ng mga referee natin yung tawag. Yeah. Kasi kung mapapansin mo sa mga player, ah, sigaw na sigaw, wala naman. Hindi naman nahataw. Ang maganda dito sa atin, may replay. Oo, may slow-mo. Pwede naman so, reviewin eh. Pag pinanood mo, kunyari ako yung player na sigaw ako ng sigaw, wala namang foul. Pwede ba ako parang yung sarili ko, ano ba ito nangyari? Di ba? Hindi ka may inis sa liga eh. May inis yung sarili mo. Okay. Nakalusot pa. Nahuhuli pa rin pala. Yes. Kung dati nakakalusot, ngayon hindi na. Ah, hindi. Kasi may slow-mo ka, may replay ka. Oo. So, yung mga referee natin, oo. Oh, panoorin mo na lang i-replay pag uwi mo. Oo. Pero minsan, siyempre, pag mga talagang mayroon talagang tama, di ba? Yung minimum na say tama, may mga, yan, tulad yan. Yan, re-reviewin yan. Re-reviewin yan. Matik yun. Hindi na yun. Ganun. Matik yun. Yan. Pero, delikado siya dito. Ah. Baka mamaya. Si Ira Boyko. Boyko, baka ma-out of the game. Ah. Hindi natin alam. Oo nga. Ha? Kasi kanina pa rin naman sila eh. Oo. Diba natawagan na siya ng double foul kanina, sila Ira Buiko. Ngayon, medyo physical eh. Pero Ira Buiko is known to be that kind of a player in his heydays in UP. Ganyan na talaga siya. So, let's see kung ano pero, ang tatawag. Pero, Coach Alvin, kailangan siya sa team niya. Oo. Diba? Kasi ang laking bagay niya ni Buiko. Ito, tinan natin. Matias moves in. Pag-drive ni Matias. Pasukot parang toro. Oo. Oo. That's an unsportsmanlike foul. Very much clear. Claro. Hindi lulusot sa replay, lalo na sa slow-mo ni Derek Nomar. Yun na, siyempre. Kitang-kita eh, no? 29-24. So, kanina. Again, pinag-uusapan natin, Boss Ray, itong Magnificent Manila. First quarter, lagi, medyo mababa yung laro nila lagi in the first quarter. Second quarter, dito tingnan natin kung ano yung ginagawa nila. Kasi naibaba na nila itong lamang ngayon sa lima. Pero mintis yung free throw ni Matias. Second one is good. Sayang yun. Para sa ITD po. Ex-Tela kasi alam bakit. Ang laking bagay sa kanila ng buhay ko na ito. Oo, oh, diba? Ayan ang buhay ko. Kaya dapat yung mga assistant coach kausapin siya na pare, relax ka lang. Kailangan ka namin. Yes, diba? Even ito si Long Kuan, their team owner. Siyempre, kausapin niya yun dahil he's helping out ito si Vic Epres and the coaching staff here. So we return back to action here. 29-25 our score. Inside Matias. Oh, kita mo yun, oh. Herrera. And Herrera is playing his first game here. He did not play in the last matchup dito. Talking about IT. Or rather, he played pala in that last matchup against Polytech. Pero kita mo yung mga bunot. At dito ngayon maghanap yung mga coaches ng mga magic bunot na eh, no? Yes, gaya nga na sinabi mo kanina. 30 lineup, 15 to play. So, makakapili ka pa nung talagang, alam mo yun, yung gusto mong Ricardo para sa ulam mo. Oo, para masarap yung tatakbuhin nyo. Yes. In the games. And usually, pag nag-ensa itong mga teams na to, lalo na itong dalawang kupunan na to, sigurado kahapon lang sila nag-ensa dahil linggo yung last game nila.
eh, konting run lang sila ng place na para against these two teams or against each other. Gaya nga ng mga nagkukwentong teams, di ba? Dati, two times a week lang sila. Ngayon, araw-araw na. Oo nga eh. Minsan, six out of seven, di ba? Six out of seven ang ensayo nila. Ito, nakakatakot pa condition si Santos, di ba? Oo, si Abby Santos. Isipin mo, tingnan mo yung matchup na yan, possibly. Abby Santos kontra Yancy De Ocampo. Dalawang mga nag-pro, di ba? Dalawa, former, I believe these two players were former teammates with Talk and Text. Kasi nakamaglaro si Abby Santos ng isang laro for Talk and Text. There's a foul. Laki eh. Tapos marunong gumamit, di ba? Ang katawan. Matalino maglaro. Paul Gonzalo will be called for that foul. Free throws will be given to Santos. And for Magnificent Manila, sa lineup nila ha, baka magtatanong din sila. Meron bang ex-pro dito sa lineup ng Manila? Di, wala, no? Wala. Si Baksal sana. Sana. Ex, ano, ex-team. Pero I believe laking wala eh. Laking bagay yan ha, Coach Alvin. Yes. Si Baksal, kung maglalaw din sa Magnificent Manila. Kasi si Baksal, alam naman natin, masipag magtrabaho talaga sa team niya. Tapos bukod doon, talagang, alam mo yun, laro lang siya, di ba? Kaya sana, mapayagan na siyang makalaro. The perfect role player, ito si Irvin Baksel sa lahat ng nilaruan niya. Dito sa ating torneo, as a rebound here for Bernardo, the pass here. And the shot is good para dito kay Mark Robledo. Binali pa, di ba? Oo. Josh Gustillo, bumawi naman ang atake. That ball will go to Magnificent Manila. Tumama talaga. Oh, clear naman. Alam na alam ng coaching staff, talagang sinapapaba na siya. Hindi na nga sila nag-challenge eh, no? Oo, di ba? Eh, nakita nila eh. Yun ang maganda sa mga coaching staff ng ITD po, Xterra. Well, ito ah. Babawan na lang lamang dito sa dalawa, pero offensive foul ng Colton Patricio. Kitang-kita yun. May kasamang tulak eh. Ito na naman yung nagiging sakit ng ITD po, Tela Athletics ko, Boss Rhea. Yung first game nila, maganda yung nilaro nila in the first quarter. Pero second quarter, mababa ang nagiging puntusan nila. Pero Josh Castillo, now with 10 points here in the ball game. Ang galing na itong Castillo. Yes. Gusto ko yung laro niya. Relax lang, di ba? Yeah, part of that Adamson squad before of composed of Ken Bono, Roel Capati, Roel Hugnatan, Leo Canuday, yan yung mga players, and also Jojo Hate. Yan yung lineup na yan no, ng Adamson. Kaya pala talagang may laro. Oo. Stolen here. Pass to Gonzalo. Gonzalo moves in. The pass goes to his teammate outside and that's a turnover. Let's see. Pushing foul rather. Santos will be called for that foul. Ah, ito ngayon, binalik mo na si Patrick Reyonisto. And Reyonisto scored 9 points in the first, in his time on the floor, dito sa first half. Pangatlo na yan ni Santos. Itong Reyonisto, sapat to ha. Yung galaw niya, talagang, alam mo yun, relax na relax, pero talagang tumatama eh. Di ba? Maganda yung mga niya movement. Silang dalawa nito ni Josh Castillo, no? Pag nakakuha ng timely hits talaga, eh, malaking bagay for their squad. Kaya nga sabi ko, di ba, kanina, kailangan si Buiko, di ba, madagdag pa sa lineup na to. Kaya lang, yun nga, natawagan siya kanina ng assault ng Mike Owl, di ba? And Boss Paul De La Cruz will now check back in. And syempre, I'll take this opportunity na rin, Boss Ray, na i-welcome na rin yung mga, at magpasalamat sa magiging bagong kasama natin sa Sinagliga Asia family, ang Okada Manila, and also yung Double Dragon family. Maraming salamat po sa magiging parte po ng ating Sinagliga Asia. Lumalaki na ang ating pamilya, Boss Ray. Maraming salamat po, Okada family, lalong-lalo kay, siyempre, kay Asik Miko ng DOJ. Siyempre. Diba, sa pag-introduce sa atin. And siyempre, malapit na nga po ang SLA DOJ Interagency. That will be early next year. No, tama, Boss Ray, no? Early next year, January. Yes. I think January 11. Yun. Diba? After nun, may kasunod yun. Hindi mo na natin sasabihin. Siyempre. Diba? Abangan nila. Oh, pero sigurado na, yung July 5 to 12, as a basket is good for Abby Santos.
Siyempre, automatic yun, yung Junior World Showcase natin. July 5 to 12. Lilipad. Tama ba? Yes, lilipad tayo. Cagayan. Sa Cagayan de Oro. Yo, tingnan natin ito, last grab of the quarter. Ito natin sa inyo ng Fulitec Innovative and Advertising. Kumbaga, pagkatapos ng mga kuya, mga tito, mudang balik tayo sa mga kabataan. So, dahil pagdating ng July na yan, lilipad tayo ng Cagayan de Oro. Alam mo ba kung ilang team, Coach Alvin? Parang excited na tayo dyan sa dami ng teams yan. Nalungkot ako. Ay, parang 53 teams? Parang konti. Pero yung 53 teams na yun, baka bawasan natin. Kasi siyempre. Baka, alam mo yung magulat ng Cagayan de Oro. Mamaya, pag-uusapan natin yan. 38, 29, our score. Sobrang bilis ba? Yan ang bilis ng FiberX. Yan ang internet. Don't forget to like and share our Facebook and Instagram page at Sinag Liga Asia. Parang grabe naman yung dami na yun, Boss Ray. And we were talking about, yun nga, itong, again, pinag-uusapan natin, DOJ, this coming January, as we take a look at the numbers of Josh Castillo, double-double in that last game, and today, 10 points, 3 rebounds, 2 assists para dito kay Josh Castillo. Yan ang aabangan natin eh, itong ano, no? IT depot ito na Estela kasi yung mga player na ito, mga alam mo yun, partida, wala pa sa kondisyon itong mga to. Ha? Pag na-kondisyon itong mga to, di ba? Yan ang masarap kabakbakan ng mga ibang teams natin. Yes, oo. Oh, kaya nga tuloy-tuloy yung mga action natin dito sa Sinag Liga Asia, again, DOJ, and then parating na yung, kumbaga, parating na yung Junior World Showcase natin sa July. And syempre, meron pa rin naman tayong Board 2001 ba? Meron pa rin ba tayong early next year? Alam ko may 21 under. Yes. May 21 under, may 18, may 16. Siyempre, paghahanda ng representante. 15, parang ganun. Ang problema, baka sabihin nila masyado tayong exaggerated. Yung 53 teams na yun, nagpapasalamat tayo kay Eric Quintana. Yes! Diba? Dahil, alam mo naman si Boss Eric Quintana natin, siya ang utak niyan. Oo. Birmo yung na-invite niya. May UAE, Dubai, Canada, Australia, Japan. Tapos itong USA nga, ang dami. So, bukod doon, siyempre, ang nakakatuwa doon, yung 53 tips na yun, dahil parang mahihirapan tayo dyan sa Cagayan de Oro, baka bawasan ni Chairman Rakitan. Yes, oo. Pero yung ba, again, let's take a look at that one. Yung medyo pagbagsak, medyo yung fall niya, hindi naman siya ano, yung fall na talagang may intent. So, it's just a regular foul. But, again, talking about 53 teams, wala pa dyan yung Philippine teams natin dito. Parang kasama na ata. Kasama na. Okay. Yun yata ang mga babawasan kasi ang dami. Oh. Diba? Parang, alam mo yun, nakakagulat nga. Nung nag-meeting nga kami, Zoom meeting ha. Siyempre sa US, parang gabi, dito sa atin umaga. I think 11 a.m. yun. Ang tagal namin nagsalita, 5 minutes. Nung sinabi na, nung nabuo na, kasi lahat, ano eh, tataas ang kamay kung sino magkasalita, kung ilang teams dala mo dito sa Pilipinas. Ako, walo, ako, lima, ako, anim, ganyan-ganyan. Nung ina na, inad, ayay, 53 teams. And then, pero ang nakakatuwa lang doon, Boss Ray, is ang daming mga gusto talaga na ipakita yung talento nila dito sa Pilipinas. And that is why we are so excited for that upcoming. And syempre, yung season 2 will not be able to come into fruition kung hindi sa ganda rin ng Season 1 natin. Through Governor Dennis Delta Pineda, maraming salamat po sa suporta nyo in the province of Pampanga. Totoo. Salamat po sa inyong lahat. And syempre itong season, ito ating second edition nga ng ating Junior World Showcase will be a special one. As Paul De La Cruz scores. Sabi niya, teka lang, pag-usapan niyo ulit kami. Birthday kasi. May advance happy birthday kay Boss Paul De La Cruz. Ay, pipasa ni Dokto doon. Parang may bonus mamaya to kay Boss De La Cruz. Parang. Atake ni Gonzalgo, no good. Gonzalgo, the second serving, may foul.
and Gonzalgo. Really, on a mission here. Kasi siya yung, kumbaga, lead point guard nitong upunan. And no Hiram Bagaching still here for IT Depot Tela Athletics. And what more kung nandiyan na yung Hiram Bagaching para sa kanila. We all know Hiram Bagaching is a shooter in his days in Lasal. Wow. Naglaro din sa PBA yan for Shop Pinas under Coach Franz Pumarin, his coach in De La Salle. So, magiging dalawang import o local siya? One of the imports here. As we head into a time of 41-33, the fans here are just very much happy that we are on a good roll here. 41-33, our score. J Project Clothing Shop, premium fabric. We customized quality printing, makers of quality uniform. J Project Clothing Shop, premium fabric. We customized quality printing, makers of quality uniform. We are back here inside the San Andres Sports Complex here in Malate, Manila. Some of the fans have come in here inside the venue. Again, we are free admission dito po. So, lahat po ng ating pinupunta ang mga venues, libre po yan. Wala po tayong hinihinging ticket o kahit ano man. Kaya po, of all ages, you enter the venues and just enjoy the games. Meron pa nagpapabati sa atin, ang mahal nating kaibigan. Oh, si Boom Labrusca. Oh, Kuya Boom. Kahit celebrity yan, talagang lumalaban ng bakbakan yan. Kahit ng mga bata-bata pa kami. Eh, the basket is good there. Pag si Boom Labrusca, sabi nga niya, pag nasa loob na ng court, hindi na siya artiste. Grabe yung lipad naman. No, nakita mo ba yun? Okay, simpleng atake yun to the basket. Let's take a look at this one. The drive to the lane. Lakas drive of the corner natin sa inyo ng Okada Manila. Grabe. Parang come play with me. Yes. Diba? Oh, ito na naman. Turnover. May depensa na. May depensa pa. Here's Docto. The pass inside. Porto scores. Ganda naman. Grabe yung Docto na to. Parang may mata sa likod, sa kaliwa, sa kanan. Here's Abby Santos. The pass here. Wala yan. Rebounded and loose ball. And the ball will go to Magnificent Manila. A chance to cut into this three-point lead. Muntik nang sumablay yung mga player ng Manila. Ano daw, Magnificent Manila. Kasi humingi sila ng review. Eh, kanila na nga yung bola. Yun lang. Diba? Sayang na magkakataon. Turnover yan. And ITD Potel Athletics will call it a timeout here. And they will be looking to get one shot here to end the second quarter. And Boss Ray, ito, hindi lamang po ito one deal natin dito sa San Andres Sports Complex. Dahil on Thursday, dito po ulit tayo sa San Andres Sports Complex para sa ating mga laro. And as we take a look at the 10 teams here, you can see here, 7 returning squads, 3 new teams, Boss Ray. Pero baka masabi niyo yung Skytrack, bago yan eh. It's a combination of Tito Rex's team together with a new squad in Skytrack with Boss Eric Damian. Ayun, siyempre si Boss Jesse at si Boss Yuga, nag-collab sila. Maganda naman yung partnership nila dahil masaya sila sa mga teams nila. Wow, ang ating COO, Coach Leo isa. Kanina kasama ko lang yan eh. The best yan. The best yan. Kanina kasama ko lang yan, second half of action. And syempre, maraming salamat pa rin kay Coach Leo Isaac for sitting in as my partner kanina. Gusto namin kasi mag-relax ka muna, Boss Ray, pagdating mo. Oo, grabe yung traffic na inaabot ko. May sunog pala doon. sa mga nasunugan po, I think San Juan ba yan o Bandang Kalentong, mag-ingat po tayo. Lalong-lalo na pag mainit po, di ba? As we end this second quarter of action, and it has been a good one for Magnificent Manila. Nakabawi sila after a sluggish start here. But Patrick Leonisto leading the way here
for IDD Montella Athletics. Pero nagising na si Hadi Porto with 9 points in that quarter. The rest of IDD po needs to slow things down para against this squad of Magnificent Manila. They want to take home the victory here. After 20 minutes of basketball, it is ITD Potela Athletics on top here by 3. Let's see what will happen in the second half of action. Nambakbakang ito ng inyong Sinag Liga Asia, Lakas 40. Project Clothing Shop, premium fabric. We customized quality printing, makers of quality uniform. J Project Clothing Shop, premium fabric. We customized quality printing, makers of quality uniform.
Pampanga Intermunicipality Series Basketball Tournament Delta Cup. Kakabiling kong masalesike kayo na i-promote tayo itang sportsmanship na, okay? Itamungan, tandaan nyo, kapampangan tangan. This is your 2024 Junior World Showcase Delta Cup. Maraming salamat for taking time out to be part of the first ever SLA Junior World Showcase Delta Cup. J Project Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry. In the sewing section, all the sewing experts use quality thread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation. What are you waiting? Visit us now. Sobrang bilis ba? Yan ang bilis ng FiberX. Yan ang internet. Going back inside the San Andreas Sports Complex here in Manila for our Tuesday doubleheader. At ito ang laban ng Magnificent Manila contra IT Depot Tela Athletics. At the end of the first half, 41-38 in favor of IT Depot Tela Athletics. But before we go back to our ball game, we will be having our halftime interview. And I'm joined here by the two gentlemen. Of course, the City Councilor of the District 1 of Manila, City Councilor Nino de la Cruz, and here on my left side is a player for IT Depot Tela Athletics, Mr. Hiram Bagatsing. Unahin na natin dito si Sir Hiram. No, Sir Hiram, first of all, yung pinapakita ng IT Depot Tela Athletics was very different from your first game. No, what can you say about the run of the team of the first half? Well, I guess a lot of learnings nga from the first game. Adjustments were made, so we have a lead, so hopefully we can sustain the lead and make more adjustments for a better second half for us.
Sabi ka kanina sa akin kanina ni Coach Vic Epres, no, that you were injured. No? Kailan ba namin makikita in action si Hiram Bagatsing for Sinag Liga Asia Lakas 40? Hopefully, next game, makarecover na. Siyempre, at this age, mas matagal na yung recovery. So, just be more cautious and do my therapy. Then, hopefully, next game, okay na. Baka meron kang mga gustong batian at pasalamatan? Yeah, just my friends and family back home in Tinlupa. And, of course, all the sponsors and the whole IT Depot team and Tele Athletics. And, yeah. Thank you so much. Dumako naman tayo dito sa aking kalan, the very busy man, the City Councilor of the District 1 of Manila, Councilor Nino de la Cruz. Now, Councilor, first of all, good evening. Good evening po sa inyo at sa lahat po ng mga manonood natin sa Sinag Liga Asia. Councilor, may I just ask you, no, since you are here to support the Magnificent Manila, what's your platform for the First District of Manila? Well, basically, yung programang health. Health, education, livelihood, people support, and senior citizens. Sinasabi mo nga kanina sa akin, no, Councilor, na naka-line up ka for Magnificent Manila. No? Kailan ka ba namin makikita maglaro for your team? Hopefully soon. Pero syempre, trabaho muna. Yun yung sinumpaan kasi natin to serve the people first. Baka meron po kayong mga gustong batian at pasalamatan. Well, gusto kong batiin na ang aming mayora, Hani Lacuna, Vice Mayor Yulcer Bonieto, at ang aming ever supportive City Administrator Bernie Ang, Masco Director Ruel De Guzman, at lahat ng mga taga-Tundo at syempre lahat ng Manilenyo. Thank you so much, gentlemen, for gracing our evening right here. Once again, that's Councilor Nino de la Cruz, one of the city councilors for the First District of Manila and one of the players for IT Depot Tela Athletics, Hiram Bagatsing. Balik sa inyo, Alvin and Coach Ray. Thank you very much, Penelope, together with our distinguished gentlemen there. 41-38 our score. Tatlong puntos nga po ang kalamangan itong IT Depot Tela Athletics. And in that first half, Boss Ray, again, it was a story of two different runs here. Kita naman natin, maganda na naman yung simula ng IT Depot. Just like in their first game, Manila started off flat. Pero in that second quarter, biglang gumana na yung laro nitong koponan ng Magnificent Manila. That's why they cut into the lead right now, down to 3. And lots of players stepping up to the plate. Yun nga maganda sa mga team natin ngayon. Lalo-lalo itong dalawang bagong team na to. Alam mo yun, lahat sila nag-a-adjust pa. Tapos yung run nila talagang, alam mo yun, tuloy-tuloy lang nila. Makakuha na nila yung mga rhythm or play nila diyan sa both teams na to. Ang kagandahan pa, yung mga coaches na to, siyempre inaaral pa nila yung about sa rules natin dito sa Sinag Liga Asia. Pangalawa, chine-check nila kung ano yung may ambag ng mga assistant nila. Kasi kung makikita mo, yung iba, may ulo yung iba, hindi makakatulong, pero sinisitagan nila. So, gumaganda yung takbo ng bawat team. Dahil sa dikit ng ating mga laro, dikit din ang ating mga numero there. You can see there lots of, halos dikit lang lahat. Pero again, the leading scorers, Josh Castillo, leading the charge once again for ITD po, 10 Athletics with 10. Patrick Reynisto with 9, 7. Para kay Gonzalo, Abby Santos with 5. Porto leading the way once again for Manila with 9. Robledo with 6. Jimenez and De La Cruz with 4 apiece. And right now, let's turn it over to Ram Valid for our awarding, simple awarding here to both our teams of Magnificent Manila and IT Depot Tela Athletics. Both teams first. Membership is certified at IT Depot Extella. Sir Long Won, team owner, is a regular member of the Sinag Liga Asia League with membership of the Southern Department of 2024 until the members of 2027. And this membership is awarded in recognition of your dedication to support the active involvement with the ability to foster and create a sponsorship among members. Given this seventh day of November 2024 at the Southern Red Sports Complex, City of Manila Full Rings. Signed, this is Rina Tiala, President of the SLA, Mr. Rocky John Chumba, Mr. Rian Yorza, Chief Operations Officer.
Ikaw, Marcos Salistino. The team owner, Sir Paul De La Cruz. And of course, like to grab this opportunity also to greet Sir Paul De La Cruz a happy birthday! Thank you so much, Sir Paul De La Cruz, and once again, a happy birthday to you. Thank you very much, our President, Sir Ray Al, our Chairman, Sir Rocky Chan, and our COO, Sir Leo. He's off. And we just awarded our certificates to our two teams, ng ITD Potele Athletics and Magnificent Manila. Receiving those plaques are Mr. Long Kuan, and Mr. Paul De La Cruz, the team owners of the respective squads. At saka, nakita natin dun sa center court kanina awarding those plaques are Chairman Rocky Chan, our COO, Coach Leo Isaac. At sino ba yung magandang lalaki na yun na naka-jacket na yun sa kabatang kaliwa na yun? Was Ray Alaw, syempre, our president. Syempre, Mr. Sinag himself. Na hindi po halatang na-stress going ito sa ating video. Siyempre, relax lang tayo. Lalo na marami tayong darating na trabaho. Siyempre. Kaya, yun, sa mga staff natin, employee natin dito sa Sinag League Asia, konting ano, palo pa tayo. Darating na lahat ng mga hinihintay natin. Everyday happy dito tayo, di ba? Yes. So, yun yung gusto natin ano, dito sa Sinag League Asia. Masaya po tayong lahat. And, siyempre, malapit na ang Pasko. We hope that everybody will be very much happy this coming holiday season. That's a steal for Paul Gonzalgo. Na Pastor Roel Capati, umangat, natapik ni Dokto. Alam mo, ganito yung ano natin eh, yung una nating nakas 40. Yes. Parang yung itong dalawang bagong team na to, parang ganyan pa, nahirapan pa. Diba yung mga transition nila, hindi pa nila ma-connect yung takbuhan, medyo mabagal pa. Pero pagka itong mga to na condition, tingnan mo. Itong dalawang teams na to, during our first day, alam na natin to, matagal na to magkakakilala. Matagal na silang magkakasama rin sa iba't ibang liga, sabi mo sa mga recreational leagues. Itong Manila, naglalaro dito sa Manila, syempre. Itong ITD Botella Athletics, marami rin recreational leagues. Pero again, iba yung labanan eh, pagdating dito sa Sinag League Asia. At tama yung sinabi niyo, boss, parang ano pa sila ngayon eh. Parang kumbaga sa boxing, pa-jab-jab muna. Correct. Nagpapasalamat nga tayo sa mga players na naka-experience dito sa Sinag League Asia. Sinasabi nila na, boss, iba pala yung bakbakan dito, saka iba yung pakiramdam. Alam mo yung parang sila daw na nasa PBA, di ba? Na talagang, alam mo yun, kompleto ricados eh. Diba, yeah. Paano daw sila ng mga kamag-anak nila, mga kaibigan nila, di ba? Dati, pag ginaya sila uminom, let's go, ang madaling araw. Ngayon, sorry, may game ako bukas sa Sinag eh. Wow! Yes. Pag inimbita mo sila mag-inom, inom ng tubig, inom ng Gatorade, kasi nag-ensayo sila eh. Totoo. Kaya nakakatuwa. Para sa health nila to eh. Yes. Bukod doon, yung mga pamilya-pamilya nila, happy din sa kanila kasi bakit? Yung tinatakbo nila na kunyari, di ba, ang sinasabi nga ngayon ng mga doktor ba yun o yung mga usapan sa asensya. Yes. Pag 80 ka, talagang magpapasalamat ka na eh, di ba? Yes. Pero baka dito sa platform na to, dahil alam mo yun, yung health nila, inaasikaso nila or inuuna nila, hindi natin alam, di ba? And yung pinag-uusapan natin, mga edad na 70, 80,
meron niya naglaro din, di ba, si, nung ating first season ng ano, Kalibre 45, Boss Achit Kao Boss naglaro Achit eh. Boss Achit Kao, siyempre, sikat na sikat sa ibang bansa yan pag naglalaro yan doon. Okay, sino ba magsasabing 70 plus yun? Eh, mukhang 40 plus lang. Matindi. Baka padalang ka ng t-shirt. Yeah, pero thank you very much kay Boss Achit. Nagbigay siya ng t-shirt nung one time sa atin. Yes. Oh, thank you very much. Yung mga player niya ngayon, alam ko, nag-iinsayo eh. Siyempre, shoutout natin na Coach John Cordell. Yun! Thank you, Coach John Cordell. The original partner nitong si Tisoy John Perriols, no? Sa Negros dati, John Cordell. Oo, nagkamustahan nga yung dalawa. Patricio, hearing that shot, no good. Jumper, Bernardo scores! Grabe si Bernardo. Shoutout natin. Happy birthday, Eric Kirong, boss ni Bernardo yun. Sa McWay, nung naglalaro kami ng time na yun. Wow, Ruel Capati scores. So, ito, palitan pa rin ang puntusan dito. But again, a very close one here in the third. Docto. Docto, simple lang naman maglaro, eh, no? Pero, you know, how he orchestrates it, looking for possible teammates. Point guard si Docto, oh, no? Oh. The way he plays it, he's a wide body one or a two here. Eto, Patricio the three, no good. Rebound picked up. Forward pass, Roel Capati, nahuli. Pero Gonzalo says, akin na to, brother. Alam mo si Capati, nung unang napanood ko to, ha? Talagang yung kumpuna niya nung unang IGD. Oh, lakas 40. Grabe yung pinapakita ng mama na to. Siguro, kailangan niya lang ibalik yun. Yes, he started off with IGT in season 1. In season 2, nasa Binyan siya. Kasama ni Jojo Hate. Now here with IT Depot Tela Athletics. Kasama ng kanyang mga kabrad sa Adamson. Ian San Luis, no good. Rebounded by Abby Santos. Ganda ng depensa ni Abby Santos doon. Here comes Tela, IT Depot Tela Athletics. Three-pointer ni Abby Santos. That is short. Rebounded by Doc. Patricio rather. Doc to get the ball to Bernardo. Yung laro ng ITD po, Xterra, parang NBA, yung mga big man nila tumitira sa labas. Yes, yun na kasi ngayon eh. Ito, fast break, kita mo, the big men are the ones running. Abby Santos, no good. Halang doon. Uy! Grabe. That's a travel. Ang ganda sana nung pasan yun, behind the back. Yes, so travel talaga. That's a traveling violation called. Big Empress there. Another former Adamson Falcon. And now let's now go over to Penelope Wilhelmina with this report on Ginger Guevara and Irvin Baksan. Alam niyo bang may tinatago pang alas itong Magnificent Manila? Ayon ay sina Irvin Baksal at Ginger Guevara. As for Irvin Baksal, as soon as his release papers were off, he's ready to suit for his new team. And as for Ginger Guevara, he got a cut on his left palm on their last game. But once he recovered, he's ready to suit up as well to the team. Nagkaroon tuloy ako ng palaisipan, if he was able to finish their game and wasn't injured, is it a different result? Dahil in the span of 17 minutes, he produced 13 points, 4 assists, and 4 steals. What do you think, Alvin and Coach Ray? Well, tama ka dyan, Penelope. Yun yung mga what-ifs eh, ng story ng game na yun. Dahil Ginger Guevara, Boss Ray, was the instant spark plug for that squad. As nice pass to Ian San Luis for the score. Now, Boss Ray, sinasabi natin to si Ginger Grabe Guevara. Grabe yung doktor na yun, Coach Alvin. Eh, malaking bagay kasi si Doktor because Ginger Guevara is not playing in this ball game. But again, talking about Ginger Guevara. Ginger Guevara, instant spark plug yan nung last game, Boss Ray. Kung makikita mo siya, parang iisipin mo, 40 na ba yung edad itong mamanto? Dahil how he plays, napakabilis. Docto, the pick, and the foul. Talino. Grabe. Pinahanga mo ko, Docto, sa mga ginagawa mo para sa lakas 40. Docto, only with 2 points here, but the way he orchestrates the plays, let's see. Nice pass, Ian San Luis, and the score there. Para dito kay Docto. Galing. Oo, JC Docto. I remember a Eugene Tan in JC Docto. The way he plays. First one is good for JC. Sobrang talino yun ni Coach Eugene Tan. Oo, iba naman maglaro yung Eugene Tan. Second free throw is also good for Docto. And the family, he's up on the bleachers here. Inside the San Andreas Sports Complex. Very much happy.
galing, galing ng dukto. Ah. Nakakatuwa siya maglaro. Alam mo yung relax, di ba? Chill lang. Alam niya kung ano yung gagawin niya, kung saan ano rin yung bola. Ganun lang, simple. Patrick Reynisto, tuhalan doon, no good. Rebound by Patricio. Patricio running the break. Yun ang dapat iwasan ng mga player natin dito sa Lakas 40. Sumablay ka na, tatanungin pa yung referee kung walang foul. Takbo na. Baba na. Diba? Para makatulong ka sa team mo, sa depensa. Patricio, the pass. Kasi ang tanong doon, kahit mag-December, hindi na makababago yun. Kaya nga, 3 seconds. Kahit anong oras mo pata na, wala na eh. Ganda! Uy, Patrick Reynisto scoring. May bawi naman pala. Yes, Reynisto now with 11 points here. Dokdo breaking away. Jumper is good. JC Dokdo. Luka ng ano? Magnificent Manila. Simpleng-simple maglaro. Kapati, the three. That's short. A chance for Magnificent Manila to cut into this three-point lead. Ito yung hindi nila ma-break ngayon na barrier, yung three-point lead na yan. Pero agaw ni Kapati. Kapati, all the way. Uy, that's short. Pass to Dokdo. Sabi ni Dokdo, titira ko ba? Hindi. Ato si Palomigi with the defense. Patricio. Gives it up. Si Isip, binigay dito kay San Luis. San Luis spots up a three. That is no good. Yung three-point barrier na yan, Boss Ray, hindi nila kayang mag-break. Last game, ha, 4 points yun. Yung hindi nila mag-break, yung four-point barrier. Now, it's a three-point barrier. Abby Santos, the pass here. And Reynisto, that is a three-second violation. Alam ni Santos, kaya buwaba siya. Alam niya, hindi na itira. Galing ng dukto, ha. Ito yung mga abangan ng mga Lakas 40 natin ngayon, si Dokdo, di ba? Yeah, si Dokdo lalabas muna dito. So, Jimenez. So, a two-point guard rotation here with Isip and Jimenez. Now, as your point guards. Pero kailangan mo talaga si Porto ngayon dito dahil lalabas mo si Dokdo eh. Totoo. Si grabe yung mga contribution ni Porto. Ito ng Jimenez, ang bilis din eh. Porto here in this ball game. Only with 9 points pa rin dito. Boss Ray. Isip the pass inside. Matias umangat. Natapik ni Palomigi. Isa pa. Matias scores. Here's the toss. Ang galing niyang ginawa ni Boyko doon. Di ba? Alam niya na kailangan niyang mag-ingat kasi kailangan siya sa game. Reynisto, malakas yung tira. Rebound picked up by Manila. A chance to take the lead here for Manila. The last time they had the lead was 4-0. Porto! Uy! Layup na wala. Porto! They have now taken the lead. They have now taken the lead dito, Boss Ray. 50-49. Reynisto. Pass to Buiko. Palomigi, labas muna. Palomigi, the three. Still no good. Jay Valdez, wala pa rin. And halaga. Doon, no? Ira Buiko, the smooth layup, wala pa rin. Buiko, susubo, nahulihan ang foul. And a foul could be called here on Rafael Mayuyo. Akala ni Matias siya ang foul eh. Mayuyo. Hindi natin ang lakas ko sa quarter na to. Atin sa inyo ng cable and e-holdings corporation. Hadi Porto. On a mission here para sa kanilang punan. Siyempre, they are playing here in front of their kapwa Manileños. At siyempre, gusto na natin magpasalamat din po sa City of Manila for letting us use the San Andres Sports Complex for these next 2 days, starting today and on Thursday. Maraming salamat. Mayor Hani Lacuna, Vice Mayor Yul Servo, and the rest of the City Council of Manila. Maraming salamat po. And I remember the last time we were here, ang mga naglalaro po, yung mga born 2001, born 2004 pa yung naglalaro dito noon. Di para, no? Oo. Ito ngayon, di para pa rin, takbuhan to the max. Tulad yan na G1 Fan, biggest scores.
IDD mo, Tele Athletics back on top here by 3. Porto, umangat, jumper, that short. Iba rin kasi yung mayroon din depensa ang Ira Buigo. Pangat. Ang laki. Kaya nga, di ba sabi ko kanina, kailangan siya ng team niya. So, dapat i-relax yung sarili niya. Sayang kasi ito si Ira Buigo. A true leader on the floor. Atake dito inside. And Del Rosario scores. Eric Rosario. 53-52 our score. And there's a foul at the backcourt. On Del Rosario will be called for that one. 13 foul pa lamang na Magnificent Manila with a minute and 45 remaining on the clock. They go to the post now. Ira Buico. Buico, the fader. Ira Buico scores. Diba? Ganun siya kalaga sa team nila. Kaya dapat i-relax yung sarili niya. Kailangan siya yan. Porto, no good. Porto second serving, may foul. Lucky, no? Yes, Adi Porto. Taas niya lang yung kamay niya, di ba? Kaya nga eh. 14 fouls. And this will mean two free throws. For Adi Porto. First one is good for Porto. Napapahawak pa sa kanyang panga. Parang sabi niya, kinamahal ako sa pangarep eh. Tumawag naman ang foul. Oo, tumawag naman. Diba? Second free throw para kay Hadi Porto. Yun, naka-coach Albi na humingi po tayo ng paumanhin or yun. Pasensya sa mga nanonood ng live dahil nagkakaroon ng problema. Problema sa ating yung wifi internet. Natin. Yes, oo. Kaya nga ng mga sinasabi nila, bakit na humina yung wifi? Kasi may ano na, wifi party list. Hindi po. Wala pa pong ginagawa ang Wi-Fi party list para dito sa liga natin. Yeah. Ano po yan? Yung Wi-Fi po dito sa gym. Nagkaroon ng konting problema. And we would like to apologize. But again, don't worry that later on today, pag nakita niyo pong nawala yan sa social media pages natin, ipopost po natin yan. Yeah, yung mga clear shots natin. And syempre, mapapanood nyo rin naman po ito sa Top Sports, sa Blast TV, all these sa TPN, di ba? So, napapanood po natin ninyo kami dyan. Jewel Palo, Mike is scoring. Wow, what a shot there for Jewel Palo, Mike. Nakita niya talagang hapas siya ni Menes eh. Talagang tinigasan niya na para Edward. Tignan natin yung replay na to. Jewel Palo, Mike, lakas drive of the quarter atin sa inyo. Nangugada, Manila. Mukhang dyan matutulog si Direk ah. Si Direk Billy dyan. Oh. Ay. Jewel Palomique, the free throw line. Talking about Direk Billy. Alam mo ba si Direk Billy is a part of the lineup pala nitong ITD Potela Athletics? Ibang klase talaga. Come on, Direk Billy. Oo. Show your game, man. Show your game. Yan po ay flash report na po. Kaya jumper there, wala. Buiko. A chance for the guys in black to get to take a bigger lead heading to the fourth. Shot clock game clock difference at 7 seconds. No good. Porto with the rebound. Here comes Jimenez. Nabalik kay Hadi. Porto moves in. Porto, the shot is good. Cutting down the lead to 2 here. One more shot, pero may foul pa. Sadi Porto is down on the floor. Players are down on the floor. They will be reviewing that. Players are down. Hadi Porto is down. Del Rosario is down para sa Magnificent Manila. May kita naman yan eh sa replay. They will be reviewing that. Hadi Porto who has been playing a hell of a ball game dito sa ating matchup na to, lalo na ngayon third quarter. Grabe yung performance ng Hadi Porto. Hadi Porto, ayan, pinapagpag lang eh. Laking bagay ni Porto sa team. Ay, grabe yung pagpag na ginagawa ng Hadi Porto. And remember, this guy scored 20 plus points. Just to be exact, 23 points and 10 rebounds in their last game against the Slashers
And in this ball game, meron na siyang 13 puntos, rather 15 points and 5 rebounds. Unang game ni Porto, double-double agad. Double-double. Wow. Yung Josh Gustilo naman, double-double din. 15 points, 11 rebounds. Ayan, tingnan natin. Shoot. Pag, parang wala, tingnan natin ito, ulit ha. Tira ni Porto. Pag-atras niya. Okay. Parang tumukod lang naman si Buiko. Tumukod lang naman si Buiko. Pero kasi yung lakas yung lakas ng impact nun. Kasi siyempre mababangga nga naman siya habang umatras, di ba? First free throw is good para dito kay Reyonisto. 12 puntos na to. 13 puntos na para kay Reyonisto. And that will end our third quarter of action. And it has been a game that is full of defensive stops in that third quarter. You can see some baskets here. Pero dipensahan ang naging kwento niyang ating third quarter. Walang gustong makalayo between these two squads. IT Depot, Tela Athletics got the rhythm, leading by as much as 9. Pero ito, Magnificent Manila, getting their acts going, cutting into this lead. That is now just down to 4. Let's see who will take win number 1 at the end of this matchup. Will it be IT Depot Tela Athletics or will it be the home squad of Magnificent Manila? Stay tuned for an exciting fourth quarter of action dito sa inyong Silag Liga. Asya, lakas, 40. Yan ang bilis ng FiberX. Yan ang internet. Taking a look at Hadi Porto's numbers in that loss to the Slashers. Sabi ko kasi double-double yan, Boss Ray. 23.7 rebounds. Look at how efficient that shooting was. 9 out of 14. Pero sa laro na to, again, 15 points, 5 rebounds dito sa laro na ito. Those are efficient numbers for Mahadi Porto. Buhat na buhat ni Porto yung team. Tingin at the numbers there, the corner scoring. 9 puntos, 29-18 sa Magnificent Manila. Tela Athletics, or IT Depot Tela Athletics, 18, 23, and 19. So, balance pa rin yan for that squad. Pero for Magnificent Manila, that second quarter was their turning point na nakaangat, nakahabol sila dito sa laban na to. Eto, Doctor will now check in. May doktor ka, may menis ka, pwede na. Oo. Ito, babalik nga yun sa laro. Para sa Magnificent Manila, si Robleado. Robleado, kanina ko ba inaantay ito eh? Kasi ganda rin yung nilaro nito sa second quarter. Saka lumilipad. Oo. Masipag pa daw yung pensa. Ito, Paul Gonzalgo. Sabi niya, ako rin, marunong lumipad. Ah, siyempre, Gonzalgo yan eh. Basta Gonzalgo talaga, no? Oo, batik. Here is Matias, matched up against Jay Valdez. Robleado, one-on-one against Gonzalgo. Porto, the shot, that's no good. Rebound, picked up by Jay Valdez. And, baba muna ng bola dito para sa IT Depot Tela Athletics. Tamonte. Pass to Gonzalgo. Sabi niya, dalawang sunod na to. Biglang uminit si Gonzalgo. Pinakitaan si John Perriols. Ayun. Kapwa, kuya niya sa Adamson yan. Oo, si John Perriols. May sinundo lang sa airport. Ang Deputy Commissioner natin sa kasi Commissioner Rodney Santos. Si Michael Hernani. Uy! Galing US. Mga kaibigan natin wala sa US na mga umuwi. Siyempre, magpapasko rin naman eh, di ba? So why not to visit family and friends okay. sa Pilipinas? Josh Castillo will be called for that foul. And 64-56 our score, still an 8-point lead. Wala na uli ang lamang ng ITD po. Yes.
kanina nakalamang na ito Magnificent Manila ng isa, pero biglang nakaangat na naman yung laro eh. Nitong IT Depot Tele Athletics and sa mister picked up by Paul Gonzalgo. Parang biglang nagmadali kasi yung Magnificent Manila ng mga play nila. Yes, Tamonte, the pass here. Extra pass and out. Shot clock 11 seconds here. Probleado eh, no? Bato-bato rin eh. Ito ngayon. Pasag, Gustilo has been silent here. No good. Laking bagay ng mga bench rebound ng Valdez. Uy, Tamonte, nilabas kay Ira Buico. 15-footer, that short. Rebound picked up. Uy, Robleado, nawala na naman yung bola. Ito yung nagiging sakit ng Magnificent Manila, Boss Ray, in that loss last Sunday. Yung pagiging excited nila in the fourth quarter. Maganda na yung nilalaro nila. Nagiging overexcited sila going into this fourth quarter. Yun, kailangan lang ng Magnificent Manila yung nilaro nila kanina kung saan lumamang sila ng isa. Relax lang, di ba? Yung kusin yung libre, bigyan. Ang nangyari kasi, nag-1-1 na sila. Minamadali na ni Porto yung laro. Diba? So, kailangan susunod mo tayo sa coach ko na yung play. Eh, nakita ng ITD po yung system na, oy, binibigyan na yung kay Porto yung play. Puro sa kanya. So, inaabangan lang siya. Ika nga may kasabihan tayo. Baby, kalma. Diba? Kalma, baby, kalma. Diba? Yun, another miss na naman kay Porto. Kalma lang. Diba? So, alam na ng ITD po na, oh, ito lang ang kakanadyan. So, sa kanya nakapokus yung defense. They go to Gustilo. Balik kay Tamonte. Tamonte fake. Sabi niya, ako naman ang titira. That's no good. Porto with the rebound. Oh, kita mo? Agaw na naman. Tamonte! Wow! Grabe naman yun. Pinakitaan si Derek Billy ng move niya. Ay, kita mo yung pakanan. Biglang kakaliwa. Na. Yun, nawala sa plane na yung doktor eh. Shatter. Wala. At nakita mo, no, puro tira sa labas. Ang ginagawa ngayon ito Magnificent Manila. While for ITD po, Tela Athletics, gumaganda na naman yung laro nila dito. And, ay, may bisita tayo ngayon dito, Boss Ray. Si Otlum, isa sa mga sikat na vloggers yan. Isa sa mga kaibigan ni Diwata. Parang masarap ata mag-pares pagkatapos, no? Biyari, busog ka na naman. Ay! Parang magpapakain daw mamaya si Direk Billy sa paresa ni Diwata. Thank you, Direk Billy. Salamat, Direk Billy. Ito ngayon. Yan yung sinasabi ko. Yung doktor na wala sa picture. Ito ngayon. Babalik na siya ngayon dito. Atake huli ng depensa. Pero may foul. Ito yung Jay Valdez. Sabi talaga. Foul talaga. Yun doon sa gilid eh. Maganda yung depensa ni Gustilo. Ay, si Gustilo pala yung nakasabit doon. Now, Abby Santos will check back in for Ira Buico. Palitan yung dalawang former Fighting Maroons. Ang nangyari kasi ng 4 minutes na or 3 minutes na play ng Magnificent Manila, nag-focus sila eh. Yes. Sa isang player. So, balik nila yung, oh, ikot muna natin to. Gawin muna natin yung play na pinapatak mo ni coach. I think mahahabol nila yung lamang ng ITD po. Pero systematized play. Yes, nila. Pero kung i-single nila yung player nila, walang mangyayari. Isang player na hindi wala pa lang ngayon sa lineup na to, Boss Ray, na for sure kilala mo, Alden Recapranca is not here para sa Magnificent Manila. He played in the second half na lang ng labanan na yon last Sunday. And he's not suited up here in this matchup as Docto hitting a three. JC Docto on roll here. 11 points already for JC Docto. And that cuts the lead down to 7. Timeout muna tayo on the floor. J Project Clothing Shop, premium fabric. We customized quality printing. Makers of quality uniform. J Project Clothing Shop, premium fabric. We customized quality printing. Makers of quality uniform. Natin itong lakas stress of the quarter na ito natin sa inyo ng Sun Sport, the official basketball of Sinag Liga Asia. Docto hitting a three-pointer there. Parang yung binabangkit mo kanina, Alden Recapranca.
I think siguro yung nangyari dito sa Manila, yung sinasabi mo nga, hindi na pinalaro ng first quarter, second quarter, at third quarter maglalaro. Depende kasi sa player yun kung paano mo tatanggapin. Oh, eh. Diba? Kasi kung ano yung call ng coach, dapat mag-follow ka lang. Yes. Kasi hindi pwedeng star player ka sa mga barangay, star player ka sa mga ligang recreational league. Pagdating dito, siyempre, may sistema na. Iba na yung tinatakbo ng laro. So, nasa call ng coach yun. Yes. There's a system kasi talaga na pinatatakbo ng parehas yes. ng mga coaches. Eh. And the players should follow that. Pero Bernardo umatake dito. Wala. Sayang na pagkakataon. Bernardo picks up the ball. Dalawa lang yun eh. Kung hindi ka sanay na hindi ka ginagamit at sanay ka sa recreational league na babad ka, talagang doon ka na maglalaro. Diba? Yes. Porto misses that shot. Pero we hope that we see Alden Ricafranca back. Baka lang hindi lang talaga siya niline up for this matchup. Yes. Pero sayang yun na si Ricafranca. Malaking bagay. Siguro, yun lang babagoy ni Alden Ricafranca. Na kung ano yung call ng coach, follow ka. Kasi palipat-lipat ka ng team, ibig sabihin, lagi mong i-advise, may problema ang coach or baka ikaw nang may problema. May possibility. Diba? So, I think pagka hindi mo talaga magustuhan yung playing time mo dito sa mga team sa Sinag dahil iba na nga yung may sistema eh. Oo. So talagang babalik ka sa recreational league lang. As kanina nakahit ng three-pointer si Josh Gustilo pero bawi si Magnificent Manila doon sa kabilang bahagi. Si substitutions here. Kapati and Reonisto will check back in here. Napagod si Porto eh. Kasi win-on-in-one, tapos hindi niya nakukonnect. Makakapagod talaga yun. 71-63, walong puntos nga po ang lamang. Patrick Revisto for Gables. Wala pa yung Santos ha, sa ITD po ha. Extra na ha. Tela. Pass dito. Pass sa Josh Gustilo. One more time, a three, no good. Gustilo picks it up. Gustilo. Kapati moves in. Kapati scores and my foul. Yan ang sinasabi ko. Yung Kapati may laro naman talaga ito eh. Talagang kailangan niya lang ibalik yung kondisyon niya siguro. Kasi kayang-kaya na itong mama to eh. Kayang-kaya na itong matake, tumiyak sa labas. Kompleto ito eh. Yan natin itong lakas drive of the quarter na ito. Atin sa inyo ng Okada Manila. Okada Manila, baka naman. Isang kwarto daw si Direk Billy. Napapatingin nila si Direk Billy sa atin eh. Sabi ni Direk Billy, bakit may Okada eh, marami akong sabihin ko na. Marami akong sogo. Ay! Pero tayo rin over now to Penelope Wilhelmina. Pero bago muna yan. Let's turn it over to Penelope Wilhelmina with this report on Manila. Magnificent Manila. IDD Potella Athletics Joshua Gustilio, who produced 15 points, 11 rebounds on their last game against Fulitec. It lit a fire in him to bounce back. Pero pagpasok ng Magnificent Manila ng second half, they are a different breed of Manilenos who's much more hungry to get a win on their home floor. Sa tingin mo, kasi sa tingin ninyo, kaninong puso ang mananaig for this ball game? That's all for now. Back to you, Boss Ray and Alvin. And yun nga, kaninong puso. Yes, thank you very much kay Penelope. With that report, tingnan natin kung, kasi it's just a 10-point lead dito sa labanan na ito and nakikita natin, Boss Ray, na anything can still happen, it's just a 10-point lead. Pero again, puso na lang pag-uusapan natin dito kung talaga gusto pa na Magnificent Manila to get the win here. Mahaba pa naman to, may 4 minutes and 22 seconds pang Magnificent Manila. Kailangan na nalang higpitan yung depensa itong ITT po, Extella. Kasi nakita mo naman, may daming scoring machine ng team na to eh. So, kung ako si Magnificent Manila, ibalik nila yung system na ginamit ni coach para sa kanila kung saan lumamang sila ng isa. Yes, oo. Yun yung kailangan nito ni Coach Odic Reyes. Siyempre, batiin lang natin. Happy birthday, Ma'am Lani Lopez. Galing po sa mister mo. Wow. Yeah, pointer hit there. Parang kay Bernardo. So, yun. Pumasap ito lamang. Coach Alvin, nanonood ang best import, Tony Harris. Uy! Oy, Tony Harris. Tony Thank Harris. You for watching. Ha? Sa USA. Ha? Tony Harris is watching. Wow.
Tony Harris in the house. Thank you, Jason Sokal dito. Napag-invite para manood si Tony Harris. Grabe. Mr. Tony Harris, thank you for watching Sinag Liga Asia. Mga taga-Banahaw, bye-bye Leyte. Joyride Santa Pep, Cavite. Siyempre, mga taga-Banahaw, bye-bye Leyte. Thank you po sa pagsubaybay sa Sinag Liga Asia. Alan Bernardo. Now, five straight points for him. Let's take a look at this smooth inside move. Last move of the quarter, this is your Cable Link E-Holdings Corporation. Alan Bernardo to get baskets here. Alan Bernardo, seven. That's 6 points now for him. Palitan mo na, Robleado lalabas, papasok si Jimenez. So again, 6 na puntos lang to. 3 minutes 37, mahaba pa to, Boss Ray. Talagang may mahaba pa yan, may 3 minutes 33 seconds ka pa. Eh, ano lang talaga, depensa lang kailangan na mag-defend Manila. Tapos yun, kung ano yung in-advise ni coach, follow lang. Release na no good and there's a foul on Doctor. Ang mabigat kasi dito sa ITD po, Estela, alam mo yun, lahat kaya mag-score eh. Yun, tama. Di ba? Nakikita mo naman, wala pa yung buhay ko dyan, saka yung Santos. Di ba? Nasa labas pa. And take a look at the numbers dito. Renisto with 13. Gustilo with 13. Gonzalo with 13. Now, Gustilo now with 15 points here for their squad. Tapos, yung Gustilo, parang Jojo Lastimosa, no? Yan, oo. No? Ganun niya kasi. Buiko may 9. Abby Santos may 7. Palomiki may 7, di ba? Gustilo all the way! Josh Gustilo! 17 points now for Josh Gustilo. Grabe naman yung Gustilo na yun. Nagising na si Josh Gustilo dito sa fourth quarter. Tingnan natin itong fast break na to. Atake ni Josh Gustilo. And that makes it a 10-point lead for ITD po. Tela Athletics 79-69. These are our games on Thursday. Mula pa rin po dito sa loob ng San Andres Sports Complex, it's JC2 Slashers going up against itong Skytrak Aviation Tito Rex. That's an exciting matchup. In our second game, it's the defending champions making their debut, Fire Chief Fire Extinguisher, kontra sa nagpalakas na San Pedro Mamba Extra Zone. Those will be our games on Thursday, again, here inside the San Andres Sports Complex. And excited ako sa Skytrak Tito Rex's bakbaka ng malalaking team. Oo. Inaantay ko kung maglalaro na ba yung bagong star player ng Skytrak Tito Rex's. Yung high speed. Oo, yung Porto scores inside. Yun, mas effective si Porto sa ganun eh. Oo, diba? Inside. Josh Gustilo, the spin. Josh Gustilo now! 8 points this quarter para kay Josh Gustilo. Jolas na Jolas. What a game for him right now. 8 points ah, this quarter, Boss Ray. Ito, Doctor na nahimik na dito. Porto the jumper. No good. Rebounded by Ruel Campati. And sabi ni Paul Gonzalo, teka lang, oras na. Ang hawak natin dito. Josh Gustilo, the three. No good as we enter the twilight zone. Last 2 minutes ng bakbakang ito. Manila needs to get points now on the board. And Docto scores. Kailangan maraming ganun si Docto gawin, di ba? Para makahabol sila dito. Kasi yung ITD po, kita mo, lahat bumababa, di ba? Yun, naagaw dito. So may chance pa dito para sa Magnificent Manila. Docto. Shot there by Doctor, no good. Hindi nakita ni Doctor, pagod na si, Hindi eh, o yun nga ang problema eh. Atakihin yun eh, di ba? Tamonte to Gustilo. The pass. Umatake, Gonzalo, wala pa rin. And picked up here by Patricio.
Patricio to Docto. Goes to the right side. Bernardo, no good. Rebound. Picked up by Jimenez. Patricio the three. Wala pa rin. Rebounded by Josh Gustilo. Yun lang. ITD po, mawanan W. Mukhang eto na, ang first win ng ITD po Tera Athletics dito sa ating torneo. They will be looking, they're looking good to secure win number one. Shot by Josh, wala. Rebounded by Docto. At si Porto, nakaribad pa yun. Jimenez, the three. So, baba sa lima lamang. And Coach Vic Epres, nakakaamoy pa rin ng problema dito. May awang pa, Boss Ray, sa pintuan na iniiwan itong ITD po, Tela Athletics, para dito sa Magnificent Manila. Siyempre, kung si McGrady nga, 12 seconds ba yun? Oo. Oh, oh. Pinalo yung Spurs, di ba? So, tingnan natin kung ano mangyayari sa 30 seconds na to. And last 30 seconds here in this matchup. And itong Tela Athletics, siyempre mga veterano na to, and you can see their Abby Santos telling to their guys, huwag yung madaliin eh. Minamadali kasi nila eh. Tama, tama naman sinasabi ni Abby Santos doon. Gaya nga na sinabi ko, yung buhay ko sa kay Abby Santos sa labas pa. Oo, hindi na binalag eh. And you stick with your guns here in Rayonisto, Capati, and Gustilo. And Gonzalo has been playing well there. Taking a look at Josh Gustilo. 19.6 rebounds, 3 steals dito sa ating laro, and 8 points coming into this fourth quarter. And timeout remaining natin dito. Both teams have one timeout remaining. Penalty situation na si ITD po, Tela Athletics. Tatlo pa lang ang team fouls itong Magnificent Manila. So susubok makaagaw itong koponan nila. Siyempre, Boom La Brusca. Happy Uy, viewing. Kuya Boom, happy viewing sa'yo. Look at the press. Broken here. Tamonte. Tamonte. Hindi naman yung bilis ng Tamonte. Alam mo, sa totoo lang, nananahimik yung Tamonte. Pero grabe mga ginawa niyang depensa dito. Sa yes. Game na to. Tamonte, in this ball game only 2 points. Pero yung mga ginawa niya dito, 4 assists, 2 steals dito for Tamonte in this game. But again, that's the last foul to give para dito sa Magnificent Manila. Tamonte to Gustilo, and they will foul Gustilo here. Alam niya eh, talaga papaulin siya eh. Mati, kawakan mo na lang yung bola. Yes. Chance for Josh Gustilo to get into 20 points here with his free throws. And this will lock the door of the possible comeback nitong koponan ng Magnificent Manila. Pero mintis yung unang free throw nito ni Josh Gustilo. Some of the fans of the ITD po, Tela Athletics, still there. Up on the bleachers. Second free throw for Josh. Still no good for Josh Gustilo. So may chance pa ha? Jimenez, yun lang. Ball possession will stay here for Magnificent Manila. 14 seconds remaining. And Coach Odek Reyes will call a timeout. If they get a 3-point shot here, Boss Ray. Kala ko kakagay na nga ni Jimenez yun eh. Yun nga eh. So may 14.9 seconds pa tayo. Lamang na lima yung ITD po yes. Talaga. So kaya pa. Basta dalawang sunod na 3 points. Dalawang sunod or ang importante dito, makashoot muna sila. Yun yung importante. Kahit 3, yes. 3 o 2, 5 lang to. 2 possession game with 14.9 seconds remaining. And again, penalty situation both teams. Timeout situation, ITD po, Tela Athletics has 1 timeout remaining. Manila, wala ng timeouts remaining. Tinitinan ko yung Coach Alvin, yung Magnificent Manila. Magdagdag lang to ng big spa. Tapos lalaro na sila baksal. Yes. Paano nito? Solid din eh. Yes, Alden Rica Franca. Alden Rica Franca. Si Alden Rica Franca. Solid paglaro yun. Kailangan niya na talaga mag-adjust sa Sinaglita Asia kasi hindi pwedeng, I think ha, hindi pwedeng ibigay sa iyo yung gusto mong, ano eh, alam mo yun, playing time. And so, also, pag nag-adjust si Alden, ang laking bagay nun kasi magaling yung mamang yun. And how about if Ginger Guevara is played and 13 points in that last game? What if nandito pa siya, yung energy na dala ng Ginger Guevara, pwede rin. Totoo yun. Nung nanood niya ako sa live, nung game, yung unang-unang game nila. Oo, Sunday. Diba? Talagang exciting yung player na to. Mabilis na mabilis itong si Ginger Guevara. So, let's see. Here comes Jimenez. The pass here. Shot.
No good. And Gustilo picks the ball. Kaya lang, ubos na yung oras dito. Three-pointer ni Docto, wala pa rin. And that will be it as IT Depot Tela Athletics finally barge into the win column, taking home their first victory here, evening up their season standing at 1-1. While for Magnificent Manila, they will fall down to 0-2 here early in the season. Boss Ray, and it was a good game for both squads. Pero again, kinulang na naman yung Magnificent Manila here in the fourth. Yes, actually, Coach, not bad para sa Magnificent Manila. Bakit ka mo? Ang ganda naman ng pinakita nila. Lumamang pa nga sila actually ng isa, di ba? So, masasabi ko lang sa Magnificent Manila, magpalo lang talaga sa instruction ni Coach. Tapos, yung sistema nila nandun eh. Tuloy-tuloy lang. Adjust lang ng konti. Kaya yan. Tapos, magdagdag pa sila ng, I think, isang big pa. Kasi may mga player naman sila na, alam nyo, hindi pa naglalaro. And again, 81-76 our final score. Muli po Alvin Tanyala together with Boss Ray Alo doing this second game for you. And Boss Ray, for Magnificent Manila, they have just have to learn about these mistakes. Kasi yung slow start nila, yun siguro yung nagiging problema lagi nila eh. So yun, kailangan din nila mag-adjust about doon. Ang maganda lang sa kanila, nakaka-recover naman eh. Kailangan natin siguro nila mag-adjust sa run ng play ni Coach. About naman dito sa ITT po, Xterra. Okay sila eh. Partida daw eh. Hindi pa pinasok yung dalawa. Kaya nga, if the big men did not play. At ngayon, kasama nga po ni Penelope Wilhelmina, our sinag lakas player of the game, Josh Gustilo. The ITT Depot Tela Athletics got their first win here at the San Andres Gym in Manila. And beside me is our sinag lakas best player of the game, Josh Gustilo, with 19.7 rebound, 2 assists. Josh, ginulat mo ang sinag Liga Asia, pati ang San Andres, sa performance na pinakita mo ngayon. No? Ano ba yung naging motivation mo coming into this ballgame? Kailangan kasi namin manalo. Lalo na natalo kami nung first game. Tsaka matagal na rin kami magkakasama eh, kaya yun, kailangan namin talaga manalo. Paano kayo nakapag-adjust from your first game na talo kayo up until today that you get your first win? Siguro tininan lang namin yung mga lapses namin nung first game, kaya nakapag-adjust kami ngayon. Baka meron ka mga gustong batiin at pasalamatan? Binabati ko nga pala yung wife ko na nasa Singapore. ITD po, Beslo, tsaka si Boslo Kuan, tsaka yung mga tropa ko sa Kulisak. Once again, congratulations to you and to your team. Once again, that's Josh Gustilo, our sinag lakas best player of the game. Now back to you, Alvin and Coach Ray. Thank you very much, Penelope. Together with Josh Gustilo, our sinag lakas player of the game. And Boss Ray, it was an exciting doubleheader day for us. And grabe, nakatrabaho kita ulit, Boss Ray. Even though isang laro lang, pero we enjoyed the each other's company. Yes, thank you, Coach Alvin, na mabuhay ka hanggang gusto mo. Hindi, nakakatawa kasi, alam mo yun, ako mismo, sa part ko, na-excite ako dito sa Lakas 40. Kasi dumadami sila na yung gusto talagang makalaro sa platform ng Liga Asia na to. Congratulations po sa inyong lahat. Patuloy lang po tayo na yung kalusugan natin, alam mo naman na yan yung ano natin eh. Magkasano puhunan. So, ingat po tayo lagi, lalo na sa mga naglalaro dyan sa buong mundo. Congratulations po sa ating lahat. Thank you very much, Boss Ray, for working this game with me. And our games on Thursday, once again, it's JC2 Slashers, mga katapat, ang magde-debut na Skytrack Aviation Tito Rexes. And our second game, it's the debut of our defending champions, Fire Chief Fire Extinguisher, mga katapat naman, ang nag-improve na San Pedro Mamba X Razon. For Penelope Wilhelmina and Boss Ray Alo and the rest of the hardworking men and women, sinag Liga Asia, for Direct Boye Trowa, for Direct Billy De Leon, for Direct Mike Tanan, and the ever hardworking Nomar Santiago, my name is Alvin Tanyada, and this has been your sinag Liga Asia Lakas 40. And this has been an SLA Sports production presentation. Good night!